may karera ng pater sa buong mundo at hindi tayo kasali doon. Libo-libo. Tayo, ewan ko lang kung nakapag-produce tayo ng 5-10 pater na isinasali natin sa patent race. We cannot continue to claim as a nation na matatalino kung hindi tayo nagpo-produce ng patent. Magaling tayo, magaling tayong bumili ng produkto ng iba. Hindi tayo nagpo-produce. So, itong knowledge-based economy na ginabalik sa consciousness natin ni Manny Lopez, dapat may outcomes. An outcome is patent. Why? Why do I say that? Because patents create new value added. New value added. Sa ibang country, prosperous country, sabihin na natin, but developed country, sabihin. Yung science minister, member ng economic team. Even the secretary of ICTs, member ng economic team. Sa Pilipinas, parang hindi sila member. Si secretary of ICT nasa Diliman, si secretary of science nasa Taguig. Why should the secretary be of this science, be a member of the economic team? Ang goal dapat ng economic team is to create new value added. Do you agree with that? Yes. That yes. Patents should create new value added. And it should not be an abstract notion. Dapat ito malinaw na pera. Value. New value added creates new wealth. New wealth. Parang you're creating software from raw code. Nothing, you're creating new wealth. Rather than yung commission mo doon sa trading. Wealth din yun. Pero maliit lang yun eh. Diba? Maliit lang yun. Maliit lang ang margin mo. Malaking margin mo kung yun yung patent. Diba? Nag-create ka ng new wealth, malaking kita mo. Now, of course, needless to say, new wealth increases prosperity. And it reduces poverty. So kung naghanap tayo ng resolusyon sa poverty problem ng Pilipinas, very simple in this. You remove poverty by putting in prosperity. Binawasan mo ng, hanggang bawas lang ito eh. Dinagdagan mo ng prosperity, binawasan mo ng poverty. IoT is not a product. It's not. I would rather say that IoT is a universe. IoT is a universe and this universe has many ecosystems. Kanina nakita natin, transport, energy, etc., etc. Yun ang mga ecosystems. Now, lahat yun, virgin territory. Hindi ba natin natatap yun? Yung iba, hindi pa nga natatanaw eh. Yung iba, hindi pa nga sila away nung mayroon palang ganyan. Diba? And thanks to this forum today, Manny, siguro magsisimula ang appreciation natin. Our challenge is to create new patterns within these ecosystems. Nakita na natin yung ecosystem, naintindihan na natin na IoT is not a product, it's a universe pala. Then we should now create new patterns within these ecosystems. By the way, KBE is a relative term. Kasi pwede ka pa rin naman mag-invento na hindi knowledge-based. A better banana. Diba? A better barbecue. No? Hindi na yung knowledge-based. But yung ganun, yun nga, sabi nga nila eh, yun daw ang new value added na kinreate ng knowledge-based economy is much, much greater than the new value added created by the automobile economy over the years. Sa tinapit-tapit ng kotse, nagsamahin mo na ng Ford, Toyota, etc., etc. Talo sila ng kinuray ng knowledge base ko. Of course, kasama mo ng Facebook yan. Kasama mo ng Microsoft. That's what is meant by a knowledge base economy. Magpapatuloy lang ba tayo ng trading? Of course, hindi naman namin papatayin yung banana industry. Tatanin pa rin tayo ng saging. Diba? Pero, talaga ba ang niyayaman tayo kung saging lang? Di ba? Saging. Hindi ba natin saging economy? Magaling si Mr. Luna. Di ba? What if yung naging mga leader ng Singapore walang vision? Okay, trading lang tayo eh. Sabihin ng Singapore, labas-pasok lang.
sa produkto. Bakit nila naisip yung hard disk? OMG, naisip nila yon. Hindi pa tayo pwedeng mag-isip ng ganon. And to me, dapat nga talaga si Secretary Rio at saka si Secretary de la Peña kasama talaga sa economic team. Okay? Ano ba ibig sabihin ng economic team? Aba, eh, yung ibang country na, yung Prime Minister mismo doubles up as the Science Minister. Of course, I can say categorically that we can combine profit motives and social goals. I think, ang samahin dapat yun, kasi yung may pera na nakakaintindi, huwag naman yung iniisip nila, sarili na lang nila. Yan ang sisimula yung greed. G-R-E-E-D, hindi yung G-R-I-D-E. Di ba? Dapat may social consciousness. Lahat ng kumpanya, lahat ng negosyo. Sabi ni Henry C., kaya daw siya gumagawa ng mall para may mapuntahan yung mga tao na malamig. Di ba? Tama lang siya. Totoo yun eh. Pero, habang nalamigan yung mga tao, bumibili. Pero let us just grant Mr. C., the benefit of doubt na talagang may social purpose siya. Di ba? What if nga yung mga kumpanya natin may mag-i-invent sila ng mga product to solve social problems? Pwede ka na mag-invento ng mga produkto that will solve social problems. Ano ba yun? First, we have to understand, ano ba talaga itong IoT? In very, very simple terms, sensor yan. Just to laymanize it. So, punta ka sa banyo, pag ganyan mo, uy, wala nang handle. Tumutuloy, ano na, tumutuloy na yung tubig ah. Alino naman itong ripo na to, di ba? Tapos pag ganyan mo dun sa ano, uy, on na yung blower, dryer, ang talino, ang talino. Sensor lang naman yun. Ano ba yun, basically? Motion detector yun eh. Di ba? IoT can detect moisture, voice motion, humidity, ano pa, Secretary? Heat. Odor. Ang laman ng refrigerator mo. Oo. Ang dami. Refrigerator na mag-order sa... Oo. Yun. No? So, you can really invent zillions of products. No? Pero ang kailangan inspiration mo, huwag lang yung pira-pira. Dapat, ano, pagmamahal. Bayan, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Kasi kung wala ka nun, ay balik ka na sa grid. Di ba? I would say inspiration is the fuel of invention. Pero kung inspiration mo, pira-pira na naman, I don't think may mararating ka eh. But then we have to understand, ano ba itong IoT? Ano ba itong sensor, no? Sabi ni Leo, M2M yan eh. Nung una ko narinig yung M2M, sabi ko, ay po, ayaw ko niya. Katolik ko ako eh. Diba? Katotoo si Tony. Machine to machine. Machine to machine. We really have to understand that. Eh. No? Si Don Dimapa, ang ganda ng paliwanag niya, sabi niya, tapos na daw yung Internet of People. Kaya, panahon na ngayon ng Internet of Things. No? Pero ako, mayroon akong ibang interpretation dyan, sabihin ko sa inyo mamaya. No? So, I say that every company can be a social enterprise. Should be. Kung ayaw ng iba, let it be the knowledge-based company's money na magkaroon ng social enterprise. Let's move on from there. Otherwise, pera-pera tayo. No? Let us convince everybody not to invent for money. No? They should invent also. Also ha, hindi yung instead of. They should invent for society. Can you imagine kung makumbinsin natin sila? Aba, eh magandang mangyayari sa bayan natin. Now, do you all remember that Windows sits on DOS? Yeah. Sino nakakalala nun? Black and white. Oo. Lahat tayo ngayon siguro nagmamaneho ng automatic. Okay? Sino pang nagdadrive ng stick?
Okay. Ang problema mo pag manlo, pag automatic na, tumirik ka, hindi mo na may tutulak. Diba? Ngayon, itong mga galing sa generation ng DOS na umabot sa Windows, ang nagaling nila, pag may problema ka sa Windows, bumabalik ka sa DOS na ayos. Yung mga ipinanganak na sa Windows, hindi nila alam ang gagawin. Sorry to say, but we should, I'm saying this kasi we have to understand what sits on what. So Windows sits on DOS. Now, I think, akin pa lang naman to, I think IoT sits on top of the cloud. May nagtatanong sa akin eh, ano saan ba yung cloud na yan? Sabi ko, ano, nasa ibabaw na yan ng ano, impyerno at saka, sa gitna ng impyerno at saka langit. Joke yun ha. But nobody knows where it is. Diba? Saan ba yung cloud na yan? At least now we can tell them, I don't really know where the cloud is, but I know that IoT sits on top of it. Diba? Pwedeng, money ano lang yan, point of preference lang yan. Now, IoT, let's agree, IoT creates big data. Actually, it's small data that becomes big data. Hindi pa yata natin na-identify at what point does data become big. Tumatanong sa secretary. Siguro, let's assign numbers to that. At what point, no? Does it become big, no? But let's, for now, let's agree, IoT creates big data. Now, ito pa. What sits on big data? What sits on top of big data? I think data analytics sits on top of big data. Kasi wala kang tinutungtungan, wala kang ma-analyze. Remember, I said earlier that Windows sits on top of DOS, ang IoT sits on top of the cloud. Now, ano naman ang laman ng cloud? Di ba ang big data? So, pag may big data na doon, at least alam natin, aba, eh, tumutungtong lang pala yan sa big data. Ano ba yung ibon na ano, tumutungtong sa kalabaw? Egret ba yun o Heron? Diba? Eh, mayabang siya, kala niya siya ngayon kalabaw. Yan pala tumutungtong lang siya. Dapat i-recognize natin kung saan nakatungtong. Diba? Pag wala kang big data, wala kang data analytics. So dapat, medyo ilagay mo sa lugar yun. Ha? I also think that business intelligence sits on top of data analytics. On top of data analytics. No? Ano naman silbi? Ang dami mo ng data analytics. Ang dami mo data analytics. Busog na, punong-puno ka na ng data analytics. Wala kang outcome. Ang outcome mo dapat BI. Diba? At ang BI mo dapat, hindi by accident. Dapat pinlano mo. Para kang chef na kinagather mo yung ingredients, binubuo mo yung data, ginawa mo big data, para ma-analyze mo, dapat may lumalabas. Ang lumalabas, BI. Maraming paggagamitan ng BI. Again, mayan, hindi ko alam kung mapipirit mo ito ha. Pero yung problema sa MRT, problema sa traffic, problema sa dengpaksya, I think masusolve ng BI. Why? Ano bang problema sa traffic? Eh, siguro tayo dito sa kwarto na ito, bias tayo. Pero ako, ang problema sa traffic, walang project management, walang data management. Why? Simple heat mapping, masusolve mo yan. Heavy data heat mapping, no? Mamaya na yung detalye. Now, knowledge-based economy should sit on top of business intelligence. Nauna naman yung KBE, pero nung araw, siguro kaya hindi nag-fly, wala siyang tinutungtungan eh. Diba? Itungtong na lang natin ito, ha, sa BI. At least mayroon kang data na pwede mo analyze, pwede mo gamitin. So, you can claim na knowledge-based ka na kasi yung knowledge mo nasa BI. Hindi siya yung knowledge na lumulutang-lutang. No? Philippines is now the BPO capital of the world. No? Aside from being texting capital as mentioned by our secretary here, it is the BPO capital of the world. No? Pero I will make a bold prediction today. Marami na akong prediction na katotoo eh.
I think the BPO industry will shift from voice to data. It will shift from voice to data. Yung sinabi ni Secretary kanina, good news yun na number one na ang BPO. May konting bad news yun kasi number two na lang pala ang OFW. But there is a better news to that eh. What if nawala yung OFW, nandito yung BPO? Nagpo-provide tayo ng cloud services, data services, IoT sa buong mundo. From here, what if yung cloud nandito? It doesn't matter where the cloud is. Basta yung nagpapatakbo ng cloud nandito, mga Pilipino na magagaling. Balik tayo sa claim natin. I don't know about you. I don't know about your mother. But I am Filipino. We are running the world. Yun, yun ang prediction ko eh. Voice will become data. Pero BPO pa rin. BPO pa rin. Nagpalit lang yung, hindi na yung voice. No? Now, ang maganda rito, konti lang kasi mga Filipino nakapagsalita ng Amerikano eh. Pero sa data business, hindi ka kailangan mausay magsalita. Di ba? Balik tayo doon sa kasabihan ng internet. People can tell whether you're a dog or a man. Diba? Now, may konting bad news dito pala. Kasi pumapasok ang AI. Diba? Baka yung AI ang pumalit sa voice eh. We have to be ready for that. And the only way to survive that, I think, is tayo gumawa ng AI. Tayo gumawa ng AI. No? At tayo ang mag-maintain ng AI. Nandito yung mga data center. Secretary, di ba? So, balik tayo sa ano. We might become the AI capital of the world. No? BPO capital of the world. Balik tayo, pero data-driven na. Come on now. I think that the data business can become the core of the broader IoT business. Malaki yung universe ng ano yun, IoT. Para siya, ano, core siya dapat nung bigger universe, no? Now, we all know that infrastructure is the body. Body lang naman yan eh. Pero pag walang kaluluwa yan, wala yan eh. Ano ang kaluluwa? Ang kaluluwa, content. Ayan. Si Secretary, matagal na kami magkaibigan ito. I think we can read each other's mind. Huh? Content is the soul, no? Now, ito na yung medyo na-modify ko yung sinasabi ni Dondi. Ang sinasabi ko ngayon, Internet of People will not disappear. It will not disappear. Alam mo, ang gamot daw sa greed, moderate your greed. Diba? Pero, sa totoo lang, that saying na moderate your greed is un-Christian. There is no such thing as removing your greed. Ano moderating your greed? You have to remove it completely. Pag nagbabasa ka ng Bible, nagnakaw ka ng 1%, kasalanan yun. Di ba? But here in our country, there was a time na pag nagnakaw ka ng 15%, okay lang. Nung umabot siya ng 30%, kalakalan. In a Catholic country, ha? Katawali ko tayo, karamihan, kalakalan. Ano ibig sabihin nun? In-improve mo lang yung okay lang eh. Kasi everybody does it naman eh. Di ba? So, never mind what the Bible says, what the church says. Everybody is doing it. Kaya kalakalan, lahat tayo, kasalanan. Okay lang, we can look at each other in the eye. Nung umabot ng 40, anong sabi? Garapan, pare! Garapan! Ibig sabihin, lumagpas ka na doon sa acceptable norm na 30. Garapan! Di ba? Kaya dumating na yung napoli, garapan siya. May ghost pa, 100%. Na ganun ba? O yan doon na table, yung iba, binibili yung table. So what should we do? We should go back to the basic. The basic is nagnataw ka ng 1%. You may kasalanan ka. Now,
Ano ngayon ang dapat gawin, no? Hindi lang moderate your greed, remove it completely, no? And live in the light, not in the darkness, no? So, siguro kung masabihan natin yung mga producers, mga companies, mga telco, etc. Kami yung user, kami yung customer ng mga. Actually, lahat tayo bumukonto sa kanila. Bakit? Prepaid karamihan eh. Pero mo, hindi ka na kailangan mag-invest sa stock market. Mga Pilipino, binibigay na yung pera sa telco, prepaid eh. Kung minsan, nakakalimutan pa yung load. Ako, nasa kanila na yun. Kinakain pa yung load. Diba? We should tell them, hey man, maging transparent kayo. Diba? You live in the light. At saka, hindi pwede yung bawas-bawasan nyo yung greed nyo. Ha? Tanggalin nyo yung greed nyo. Magkano mga landing cost? Money, Mr. Luna. Magkano landing cost? Diba? At magkano talaga operating cost? Alam nyo, we are unique, I think, in this country. No? I think, correct me if I'm wrong, para sa inyong mga journalists, mga nag-travel na abroad, I think, dito lang sa Pilipinas, na yung toll fee, nag-appreciate. Dapat mag-depreciate eh. T-A-L-L. Ano po yan? T-A-L-L, toll. Kasi sabi nila, minimaintain daw nila. Di ano ba naman ang maintenance cost yan, asfalto, pintura, bombilya? Bakit nag-appreciate? So, since supposed to be matatalino tayong lahat, sana mapaliwanag natin yon. Kung bakit sa Pilipinas, nag-appreciate ang tollway, ang toll fee. Siguro kung ganun, maintindihan na rin natin, bakit nagmamahal ang internet? Diba? Okay lang, sabi ng kaibigan kong tapos ng grade 1. Okay lang, basta mabilis. Pabayaran ko yan, basta mabilis. Diba? Hindi nga eh, mahal na. Mahal pa. Now, my friend, yung isang successor ko, yung, kasi yung NCC dati, naging, ano ba yun, nag-ICTO? ICTO. Yung ICTO naging ICT ngayon. So, si Louie Casante, sumunod sa atin yan, naging head siya ng ICTO. Ang ganda naman ang paliwanag ni Louie Casante. I think he was half joking, no? But I think tama yung sabi niya. Sabi niya, hindi naman totoo ay na, ano eh, na mabagal ang internet sa Pilipinas. Ha? Ano nga ba? Sabi niya, ang totoo, mahal yung mabilis. Ay, natatawa sa sekretary. I said that in a joke. You know, malay niyo, totoo yun. Di ba totoo yun? You pay. You get what you pay. You pay peanuts, you get monkeys. Di ba? So kung may pera ka, makakabili ka talaga ng mabilis. Ang problem is, hindi naman lahat ng Pilipino may pera. So dapat, ang goal natin, mani, bago tayo makarating dun sa KBE na yan, sa IoT na yan, dapat, gawin natin, yung mabilis, mura. Kung pwede pa nga, nalalaginip na din lang tayo, yung pinakamabilis at pinakamura. On that day, ha, ito na yung, ano, driverless cars, alam mo na, makakarating ka. Hindi ka titirik, no? Okay. So, sinasabi ko, internet of people will not disappear in the same way that paper did not disappear. Yung medyo may edad sa amin, inabot namin yung time na, malapit na tayo maging paperless. Diba? Ang yabang natin, paperless society. Nangyari ba yun? Hindi po. Ang nangyari, less paper. Piniprint. Piniprint mo yung galing sa computer. Dito mami ngayon yung paper. Nung time ng 12, mayroon pang print screen eh. Huh? Okay na. Labas. May print screen pa ba ngayon? Sana naman. Hindi mo kasi ginagawa. Screen capture. Ha? Screen capture. Screen capture na ba yun? Okay. So we, from paperless, we got into less paper. No?
Ako yung dating head ng MIS at sa Telco sa DFA. Ang ginawa ng isang boss ko, let's not mention this name. Aba, ay pinagtatanggal lahat ng wiring. Pinagtatanggal lahat ng radio. Alin yung wiring kasi wireless na daw kami. Diba? And then, you remember, may magazine noon. Ha? May magazine noon na sikat na sikat. Ang pangalan ng magazine, Wired. Ha? Kasi, noong time na yon, pag hindi ka wired, hindi ka okay. Pag wireless ka noon, tinatawaran ka. Ngayon, wireless na, tinatawaran na yung wired. But I really think they will coexist. They will coexist. Alisin mo yung yabang. Ang tanggapin mo, paperless will never happen. It will always coexist with less paper. Wireless will never happen. It will always coexist with wire. Ngayon, kung matanggal mo yung yabang na yun, sisindihan mo na yung dark fiber. Di ba? Matagal na ako involved yun sa issue ng MDM. DFA pa lang ako. Ako noon, I was in an awkward situation kasi government ako. Nilalabanan ko yung proposal ng mga government people noon na kinasabi nila, let's put up a totally brand new infrastructure aside from the existing one. Sabi ng private sector, why will you put up a totally brand new infrastructure? We already have it. So ngayon, bumanti ngayon ako doon sa private sector o kung anong situation ko. Up to now, I have the same thinking, no? But ngunit na-modify ko na konti. Sabi ko, developing country naman tayo eh. Diba? Okay lang yung patsi-patsi. Sabi ni Rizal, kahit butas-butas yung pantalon, tahiin mo lang. Ha? Labhan mo maigi, i-almiron mo, kransay mo, okay na yan. May susuot yan. Yan ang patchwork. Diba? Now, what is wrong with patchwork? There is nothing wrong with patchwork if you are a developing country. But, let me start myself. US is patchwork. Japan is patchwork. Most of Europe is patchwork. So why can't you have patchwork here? Tagpi. Kanina pinag-uusapan namin ni Secretary Rio, interconnection agreement lang yan eh. Anong tawag niya, Manny? Common tower lang yan. At saka, ano? Ang issue right of way, di ba? Kung dumaan ka sa akin, bayan ka. Kung dumaan ako sa iyo, bayan ako. Kaibigan tayo. Walang lamangan. Di ba? I used to be a diplomat, and I remember one thing after now. May nagsabi sa akin, a very successful negotiation is when everyone walks away happy. Kasi in a negotiation na may someone walk away happy, ibig sabihin, natihado yung isa. Nalamangan yung isa. And in a peace negotiation, gira ulit yan. Gira ulit yan. Kailangan happy ng lahat. Win-win. Win-win, no? Wala nang greed kasi lahat tayo kumikita. Lahat transparent. Now, okay. I think that IoT shall coexist with the Internet of People. May IoT ka, mayroong Internet of People. Pero aside from, on top of the Internet of People, there should be Internet of Things. IoT, no? Meaning machine to machine versus people to people. Hindi matatapos ang people to people. Kasi yan yung gumagamit. Now. So therefore, we should now let M2M and P2P coexist. Pag naintindihan natin maigi yun, we can be servicing the world. Eh. Kasi, andito yung puto eh. At hindi rin mawawala yung voice eh. There will always be voice. Tuloy-tuloy pa rin yan, yung mga medical transcription din, etc. Lahat tuloy-tuloy. Madadagdagan lang ng IoT, M2M, machine-to-machine services. No?
patent creation equals product development. Hindi rin pwedeng nag-create ka ng patent, hindi mo ginawang produkto. Diba? Kailangan gawin mo yung produkto. But one problem in our country that I think money should also address, no? Mayroong ano eh, mayroong Bermuda Triangle between DOST at saka DTI. Diba? Na-invento na, walang prototype. Walang prototype, hindi ma-patent. Hindi ma-patent, hindi ma-market. Para siyang twilight zone. Dapat magkita. Magkita yung dalawa, mag-usap. At what point ba pare, iti-take over ko yung produkto ng yung ginawa ng UST, at what point ba mag-take over ang media? Hindi yung nahuhulog yung invention. And let me correct myself, marami naman sigurong research paper na hindi naging invention. Siguro may mga invention din, hindi naging patent. Ako, marami akong kaibigan na inventor. Siguro si Daddy mo, dami din. Ang lahat ng iniiyak nila, hindi tumutulong, walang tumutulong sa kanila. Diba? Mahal din kasi ang patenting eh. Dapat patulungan sila sa patenting. Na, binisan ko na lang kasi meron pa ibang speaker. No? Let us now create more new patents to produce new products, to protect the knowledge base economy. Yun talaga eh. And sana yun ang maging conclusion natin today. But let me just end by saying, no? Ito reality ito eh. Maraming government agencies na hindi nag-uusap to talk about what to do for the country. Pinag-usapan namin ni Ma'am kanina yung biometrics, yung automated fingerprint information system ng FBI, hindi nababasa ng APIS ng DNP, hindi nagbabasahan, hindi nag-uusap, tumatang mo si Secretary. May mga turf war sa gobyerno eh. Opo, opo. Turf eh. Turf. No? Now, even in the private sector, among themselves, marami din ayaw mag-usap. Ayaw mag-cooperate. So, mahirap mangyari yung interconnection agreement na Secretary Leo. No? So ngayon, ino-offer ko sarili ko. Sabi ko, kung ayaw nyo mag-usap, ako kausapin nyo. Ako na lang yung middle ground. Ang nga yung tawag ko ngayon sa sarili ko, ako yung router. Ako yung API. Kaya ako, iniiwasan ko sarili ko na mag-comment politically. Para acceptable ako sa lahat. Iniiwasan ko sarili ko na may kalaman ako. Nire-repair ko na nga yung mga dating kalaman ko. Para maging API ako. Para maging router ako. Diba? Pero kailangan pumasok muna yung signal. Kasi bago yan. Bago may router ka, may modem ka eh. Hindi ako yung modem. Ang modem si Secretary Leo. Kailangan papasukin mo muna yung signal sa akin. Diba? After that, eh pwede na ako maging router. Pwede na ako maging API. So itong wish natin, sinabi ni Secretary Leo, sana mabuo din natin to today, Manny, na makatulong tayo doon sa convergence ng mga ibang players. That's the word. Ako naman, ayaw ko naman kalabanin to big two players. Gusto ko lang, eh, sa amin, sa Bisaya ba, buhit-buhit lang ba? Mutual coexistence, no? Huwag naman i-magnify yung lead. Huwag din i-moderate, alisin. Kasi, kami naman ang customer nyo. And the goal is na bumilis ang internet, magmura. Kaya natin magtulungan yan. So, I think I'll end there. Thank you very much.